ang convener ng Passenger Forum. Makakausap po natin si Sir Primo Morillo. Sir, magandang umaga. Robert Mano sa Balita Antibano. Magandang umaga, Robert. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. Opo, manggugulo lang po kami ng konti at makikipagkwentuhan sa inyo. Sir Primo, sapagkat may issue tayo sa flag down rate, 60 pesos sa taxi, yung PUV modernization natin. At this point in time, ano na po ang komento ng inyong grupo hinggil po sa mga issues na ito, Sir Primo? Opo, actually, medyo nagulat nga yung ilang mga kababayan natin na 50 pesos na yung flag down rate. Mm-hmm. Tapos, ito, meron pa palang habol, no? Gusto maging 60 mm-hmm. pesos. Doon sa 50 pesos, pa-meeting na kami, no? Tinignan namin. Mm-hmm. And ang pagtingin ng maraming mga pasahero din naman, sa matagal na panahon hindi tumaas, kailangan din kumita ng mga taxi driver, okay lang. Okay. No? Pero ang mas issue sa taxi ay yung kalidad. Ayan. No? Kumbaga, ang issue sa taxi ay paano yung kumbaga experience ng mga nagko-commute. Kasi sumasakay sa totoo kanila lang po, yun nga, pag pumasok ka sa taxi, parang pumasok ka sa isang medyas o sapatos, di ba, minsan. iba po yung amoy, ano? Opo, yung, pero hindi naman lahat, Sir Primo. Meron, di ba? Meron talaga. Hindi naman, lahat. Hindi naman po lahat, di ba? Kasi magtampo yung iba natin mga taxi drivers na nakikinig sa atin. Ang sinasabi po ni Sir Primo, madalas sa madalas, ganun po yung sitwasyon. Opo, yan ang mas issue nung mga nakausap natin okay. na mga nagta-taxi, ano? Mm-hmm. Yung kalidad, yung bang hindi mabuksan na maayos yung mga pinto. Mm-hmm. Minsan, de alambre, may tinidor. Minsan pugon sa loob. Minsan napakainit. Sobrang no? init. Kaya oo. Hindi nakakapagtaka na yung ating mga kababayan ay pinipili na yung TNVS. Opo, opo. No? Ang ano nga namin, ang pinag-usapan namin, pagka dire-diretsong nagtaas itong rate ng sa taxi, baka lalong mawalan ng parokyano yung mga taxi. No? Mm-hmm. Kasi, kumbaga, ang rason bakit nanatiling nagta-taxi bukod sa hindi maalam sa teknolohiya yung ilan nating mga kababayan ay mas mura pa rin, mm-hmm. no? Idagdag mo pa sir yung para sa TNVS. Yung iba na ano na hindi nagsasakay, bubuksan mo yung sasakyan, tatanungin ka muna kung saan ka bago ka isa kayo kaya nakasakay ka na bilang sasabihin, ay hindi po pala ako diyan pupunta po. Or plus 50 po tayo, plus 100, garin pa rin ba yung experience? Ganun pa rin yung experience ng mga pasahero natin? Lalo na po ngayon, no, papasok po tayo sa Kapaskuhan, talagang ganyan na po. In fact, ang pagtingin nga namin, kaya humihirit ng 60 pesos kasi tatanggapin ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Dahil nga, talagang mataas po ang demand ngayon for a more convenient na transportation. Kasi ang inaasahan natin, may mga kababayan tayo na namimili, di ho ba, nakatanggap na ng mga 13th month ng bonus, so medyo mas maraming dala mula sa mga malls. So, mas pipilian nila na mag-taxi o mag-TNVS. Mm-hmm. Ito yung nakikita naming tempo ng mga taxi operators. In fact, kung sa taxi driver naman mapupunta, parang mas marami yung commuter na tanggap ito. Okay, no? Sa pero kanila. Oo. Malamang pagkatapos po magtaas ng flag down rate to 60 pesos, magtataas din naman ng boundary. Uh-oh. Yun yung, kumbaga, hindi rin naman yung driver yung makikilabang. Ano-ta naman po, ang sa amin, kailangan itong pag-usapan, tama yung sinabi ng LTFRB, dapat pag-aralan ito, sana lang din makonsulta yung mga pasahero, ayan. Magkaroon ng mga hearing tungkol dito, and kailangan din pag-isipan ng mga taxi operators kasi pinoproblema na nga nila yung competition with TNVS. Uh-oh. Napapunta na doon po yung mga commuter at yung mga pasahero. Yung TNVS mo, pwera pa yung ano, point. Yung mga motorcycle riding hiling up, di ba? Iba pa yun. Iba pa po yun. Ganun no? Nakarami yung kakompetensya nila. Tama po. Kapag ka nagkapare-pareho po yung price point na mga yan, mas pipiliin ng tao yung TNVS kung gusto nila ng mas komportable at motorcycle taxi kung gusto nilang mas mabilis. Yeah. Di ba? Sige. So, maganda yung
panawagan mo, sir? Maganda yung panawagan na pag-aralang maigi dahil yung experience, riding experience ng mga kababayan natin, yung medyo hindi maganda, okay na magtaas, pero parang hindi sila komportable ano, kapag sumasakay sila ng mga taxi, mostly, lalo na yung mga medyo luma. Sir, kami patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo dun sa, kung may mga development dito para pumarinig din naman natin yung panig ng ating mga pasahero. Maraming salamat, Sir Primo. Maraming salamat, Robert. Maraming salamat sa nakikinig. Para sa may init na balita sa loob at labas ng bansa, subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.